ああいう早くもそれもできないので、相当プレイが練習してるじゃないですか。エプレンバタ・レイエス・ザ・マジシャン。Another one。 間がなかったんじゃないですか。あ、そうなんですか。はいはい、僕から見るとマイクションが当たりそうに見えるんですけど、もしマイクション通してもワンボールに対して薄いんじゃないか。おー、なんの出ないと弾けないので、ね、スクラッチの危険もあるし、で少し厚い分だけバンクションで8ボールに当たってもらうんですよね。本人は8ボールを倒すつもりなんですよね。ということはマイクッションですね、これ。ああ、やっぱりマイクッションです。セウディに2回キスしました。かやてで直接マイクッションで。Magandang hapon mga kaibigan, mga kabilyard. Welcome dito sa Sports Hub Reaction and Commentary Videos. Panibagong exciting na match at mga epic shots dito sa semifinal match nina Efren Reyes versus Mika Immonen. Ginanap ito noong 1999 All Japan Championship Semifinal. Sa rank number 1 nanalo sa lag itong si Mika Immonen at siya ang patuloy na tumitira dito sa rank number 1. Ang laban na ito ay 9 ball, race to 11, winner's break ang kanilang rule. At makita natin dito si Mika Immonen nakakuha na siya ng momentum at last 4 ball niya dito sa first rank. At napakaganda ng pinapakita dito ni Mika Immonen sa first rank na ito. Makikita natin yung focus, no, at yung kalidad ng tira nitong si Mika Immonen. At ang kalaban niya naman dito, walang ibang ating pambato na si Pinoy Pride, no, si Efren Bata Reyes. Tingnan natin kung makahabol at makadiskarte si Reyes sa susunod na rank. Last ball ni Mika Immonen dito sa rank number 1. Panalo dyan sa rack number 1 at si Mika Immonen pa rin magbe-break sa rack number 2. Stroke の割にブレイクはね、そんなに強い方じゃないんですよね。一見ね、すごく強いように見えるんですけどね。あ、これは結構当たってましたよね。このブレイクの至極って、まあ西で言えば亀橋プロとか、東で言えば田中プロみたいな、至極をたくさんするっていう何かいいことがあるんですか？そうですね、まあ、僕はあんまり、ね、ストローク数多くする方じゃないんでね、ああいう早くストロークできない方なんでね、まあ、相当ブレイクばっかり練習してるんじゃないですか。出ないとあんだけやると疲れますもんね。今のコーナーバンクは狙いなんですか？そうですね、まあ、キスインですか、受けがかなり広いと見ていったと思うんですけどね、はい、さっきも言ったようにポケットがね少し甘い、これだったら入るという読みがあったと思うんですけどね、はい、まあ、今の一発でこれも配置的にほとんど多分問題がないと思うんですが、そうですね、まあほぼ終わってしまいますねこれでね。まあでもあのワンボールをねずっとああいうふうに攻撃できる、あこへ走らせる自信がね、彼のやっぱりねいいところだと思うんですけどね、はい。まあ、栃川プロもかなりレイズさん、スネイズ選手の試合は見てきていると思うんですが、なんか変わったなっていうところってなんかあるんですか、最近ちょっと。そうですね、まあ、特にはないんですけど、やっぱり彼で、Mukhang makakabawi ka agad dito si Efren Bata Reyes, no, sa rack number 2 doon sa dry break na ginawa ni Mika Immonen. At ito, last 3 ball si Efren Bata Reyes dito sa rack number 2. Mukhang maagang makakatabla dito si Reyes. ということで、ブレイクナッシングから、裏マスという形になりましたけども、これで1対1と。Pasok ang 9 sa corner pocket at tabla ang score natin sa all 1. Ito naman si Reyes ang magbe-break sa rack number 3. Tingnan natin kung maka-break and run si Reyes dito sa rack number 3. 海
外の選手から見てその日本のビリヤードこのテーブルコンディションというのはどうなんですか。そうですね、まあ、比較的この全日本選手権ね、現在の選手権のテーブルクロスは転びとしてはまあ海外とね、mukhang maganda ang break dyan ni Reyes, may pumasok na bola doon sa side pocket, no? Dalawa yung bola na pumasok dyan, kaya merong available na tira si Reyes dito sa ball number 2. At makita natin dito sa kanyang ball aiming sa ball number 1, poposition siya dito sa ball number 2. At yun nga, napakahusay nung kanyang bank shot na yun. Grabe. Long bank shot yung mga kaibigan, mga kabilyard, pero nagawang paraan ni Reyes na may pasok niya yung object ball na yun. Napakahusay din ng kanyang mga cue ball control, no? At ball positioning, grabe yung kanyang concentration dito. Kaya panoorin natin mga kaibigan, at mukhang makakarun out nga dito si Reyes sa rack number 3. それも今はあの 4 ボールから5ゴールね。まあスッとね。あの配置からこの形になるんですからね。振りに持っていく。はいはい。とてもあの難しい球からのスタートとは思えないですよね。はい。Last two balls si Reyes at yun pumasok ang 8, maganda ang ball position sa 9. Last ball sa rack number 3, mukhang aabante ng isang punto si Reyes dito. Pasok ang 9 at ang score natin 2-1 lamang ng isa ngayon si Reyes. At si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 4. Mukhang maganda yung break and run niya doon sa rack number 3 kanina. Rack number 4, may pumasok na naman sa corner pocket. At mukhang na-scratch siya dito, kaya ball in hand kay Mika Imonen. May chance si Mika ngayon na maka-run out dito sa rack number 4. Ako からまた、たった一つのミスになってしまうんでしょうね。あっから展開が変わりますからね。あのまま行ってしまうと、もうエフレンリードのままで走ってまいそうなパターンになるんですけどもね。まあこうなるとまた全然わかんないですよね。こんだけ散らばってしまえばもう問題、ね、そうですね、もう配置的にはこれ問題ないですね。はい、やっぱり手玉がね、こうタンクッションとタンクッションに、行ったり来たりするような配置っていうのが一番難しいですからね。うん、これはもう球のね、こう流れ的にポジションがそんなにねミスしてもリカバリーしやすい配置ですからね。はいはい、このビリヤードってやはりあのお国柄という言い方が変なんですが、やっぱり出るもんなんでしょうかね、特徴、国柄特徴みたいな。まあ取る方とかは僕らはあまり分かんないですけど、まあ当然一番出てくるのはあのフォームというかストロークというかね、やっぱりまあヨーロッパ、アメリカ、フィリピン、日本、全て違いますもんね。やっぱり姿勢の高さとかね、ストロークのスピードとか、同じ日本人同士もね、特徴あるのにね、海外の選手になると特に違いますよね。はい、今こういうボールでもしっかり maganda yung pagpasok ng 6 doon at pumosisyon siya dito sa 7, no? Last 3 ball si Mika Imonen sa rack number 4 at maganda ang pinapakita niya dito. At ito nga, dahil doon sa foul ni Reyes sa scratch sa break, at nakakuha ng ball in hand itong si Mika, kaya malupit din itong si Mika Imonen, no? Kaya hindi pwedeng magbakasakali dito si Reyes, at umuubos din ng bola itong si Mika Imonen. Ito nga, last ball, pasok ang 9. All 2 ang score natin mga kaibigan, mga kabilyard. Si Mika Imonen naman ang magbe-break sa rack number 5. Boko yung lead してる方がね、まあね、追いかけていく方っていうのはかなりの大差からね、追っていって相手に急握らせない状態で追っていくと、やっぱ相手もねヒヤヒヤしますけどね。まあ何回もね使わせてもらうとそんなにみんなミスしないですからね。やっぱり5マスぐらい球持たせてもらえないとね、パッとこういい球が来てもね、配置によっては
取れないときもありますからね。さあこれはサイドバンクですね。おー、ナイスですね。サイドバンク行ってまだ飛ばしないですよね、うん、かなりこう意識して攻めてるんですよね。なんかそういうんじゃない。そうですね、もうあのエフレットやるときにはね、守り合いになると不利ですからね。うん、やっぱり行ってポジション出る球であれば行こうという気持ちがあるんじゃないですか、うん、ちょっと強かったんですかね、うん、まあ、実際攻撃ではねそんなに差がないですからね、このテーブルコンディションと、うん、ちょっとまっすぐにしすぎた。まあ、セブンボールがポケットの 前ですから、あんまり、うん、ただ少しナインボールが気になるのかな、振るには。横流し。はい。Last two ball dito si Mika Immonen at 8 ball ang aiming niya sa corner pocket. Mukhang nag-iingat, baka may scratch sa side. Ayun, at pumasok ang 8. Maganda ang ball position niya dito sa 9. Mukhang aabante ng isang puntos dito si Mika Immonen. Pumasok ang 9, kaya 3-2 ang score natin. Lamang si Mika ngayon. Siya pa rin ang magbe-break sa rack number 6. Dalawa kaagad pumasok na bola dyan. No? Ayun, pangatlong bola ang pumasok doon sa corner pocket, side pocket. No? Dalawa sa corner, isa sa side pocket. Kaya meron pang tira dito si Mika sa 2. Maganda ang break ni Mika na yan. Tingnan natin kung makarun out siya dito sa rack number 6. まあ、ただ4ボールがね、昔にね、ちょっと離れてるもんで、まあ、3ボールの厚みさえそんなに厚くならなければ大丈夫じゃないですか。まあ、あんまり引かないでしょ、だからこれも。まあ、この4ボールのポジションだけですよね。これは引き回すんですかね。お、ツークッションで行くんじゃないですか。サイドの手前から今9で刺しましたけどね。3ポイントぐらいのところに落としてツークッションでしょうね。はい。あ、ちょっと弱かったですね。ちょっと振りがきつくなって。少し入りが思ったよりも厚かったかもしれないですね。はい。あれだけなんですけどね。このコントロールさえできればもうこの8だったら終わってまうんですけどね。攻撃にいってるみたいですね。Mintis ang tira doon ni Mika Immonen, no? Mahirap talaga yung tira na yun at kailangan niyang i-tin cut yung object ball niya, kaya masyadong makapal ang tira niya doon, kaya nag-mintis. Back to table si Reyes at ito pipinahin niya naman sa corner pocket itong 6 ball. Swak na swak ang 6 ball at ito maganda ang ball positioning niya dito. Tingnan natin kung maka-run out, may steal ni Reyes itong rack number 6. まあね、エフレンなんかはもうまず手玉が全部つける手玉ですか、クッション際じゃない球であればほぼミスしないですからね、うん、もう何かしてくれますからね、攻撃できなければこうね、セーフがね、はい。Pasok ang 9 at all 3, no? Breaking si Reyes sa rack number 7. At ito nga, mukhang dry break dyan si Reyes. At medyo mahirap itong ball position para kay Mika Immonen. Malamang mag-play safe dito si Mika. Safety ですよね。まあ、エフレン選手もクッションセーフティーっていうのも得意だと思うんですけど、はい、これは直接見えてそうですね。あ、今のクッションから一番 上に当てて流しみたいなのはダメなんですか。手玉厚い目に当てないと手玉引けないもんでね、スクラッチの危険もあるし、あ、で少し厚い分だけワンクッションで8ボールに当たってもらったんですよね。本人は8ボールかわすつもりだったんですけどね。
Napakahusay nung ginawa na yun ni Mika, no? Pinakarga niya doon sa isang bola para pumasok yung one ball sa side pocket. Isa yan sa pinaka mahusay talaga na player sa billiard at saka sa pool si Mika Immonen. At ito mukhang nakakuha na siya ulit ng momentum para umabante, no? Tabla sila sa 3 ang score nila, no? 3 racks bot at yun nakapag karambola pa siya doon sa isang tira na yun para sa 3 ulit. Sa table pa rin si Mika Immonen. そんなに簡単な配置ばかりじゃないんですけどね。ああいうスクラッチをこう回避できる、まあもちろん。力加減ね、トシカプロは得意ですけど、まあ、今のとなんか多分厚み的にしっかり引いてもあそこしか落ちないかったと思うんですよ、うん、今の球の突っ込み見るとね、はい、もうこの辺の振り加減とかももうバッチリですよね、はい、引いてますね。Mukhang maganda na naman yung tira dito ni Mika at ito pumasok pa rin yung 8 at maganda ang position niya dito sa 9 at balikatan yung laban nila dito, no? Ito si Mika Immonen naman ang lamang, 4-3 ang score natin. Si Mika Immonen ang magbe-break sa rack number 8. Magaling at mahusay talaga itong laban na ito ni Mika at Reyes. 選手が先にリードするという感じなんですけども、この辺はエフメン選手の心境としてはまだ余裕がある。もかんドライブレイクじゃんしミカもんてきぱまいスクラッチのボールの、あとまひらぴょんがボールポジションかいレイエス、ペロメロンシャンがティーラガノンパマンもんてきなんぽまそきょんがうのあとなかはらんのいとんが isang bola yung 6 ball sa corner pocket. Kaya no choice si Mika Immonen dito kundi mag-kick para tamaan itong uno. Tingnan natin kung maipasok niya sa corner pocket. Ah, so nga. はいはい, ここから見ると、マイクション通りそうに見えるんですけど、もしマイクション通しても、ワンボールに対して薄いんじゃないですか。Grabe ang husay nung two rail kick shot doon ni Mika Immonen, no? At naipasok niya yung one ball. Ang hirap ng tira na yun pero na gawa niya ng paraan. Yun nga lang, nagmintis siya dito sa ball number 2 at open ang table ngayon kay Reyes. Mata na siya, sekak na one ball na, ne? Kitchili 9番の裏にセーフティー。Iba talaga yung mga veterano sa pool and billiard, no? At magaling din sa snooker. Kaya itong si Efren Reyes na gawa niyang itago yung cue ball sa likuran ng 9 ball. Kaya na-foul dyan si Mika Immonen at ball in hand naman dito kay Reyes. Tingnan natin kung ma-run out ni Reyes itong rack number 8. 何%その位置に当てられないといかないんですか？いや、結構もう運勢みたいなとこありますよ。うん、やっぱりね、ピンポイントで当てに行くっていう部分じゃないですか。いや、もうそれはそのクッションにね近ければね狙ってできる球もありますけど、やっぱ離れてるとね、手玉がクッションに当たってからやっぱ変化が大きいですからね、なかなかスピード感もうまいこと合わせられしられないしね、うん、まあエフレンなんかはねそこまで読んでるんでしょうけどね、結構僕なんかはもうアバウトですけどね。そう、はいはい、そういうふうには見えないんですけど、いやなかなか思ってでもね、結局狙った当て前もねかなりセーフティーにはなりやすいんですけど、力加減っていうのが一番大きいですよね。ああ、なるほどね。さあ、まあ、これは全然問題ない。はい、問題ないですね。
At ito nga, pumasok yung 8 at tutok na itong 9 sa corner pocket, no? Mukhang tatabla na naman si Reyes dito. 4-0 ang score natin at mukhang balikatan talaga ang labanan. Si Reyes naman ang magbe-break sa rack number 9. At yun, may pumasok na isang bola doon sa corner pocket. At mukhang meron siyang possible shot sa 1. Ayun, itinulak pa rin. At meron siyang possible shot pero mahirap ang pocketing. Pwede niyang ipakarga doon sa 7 para pumasok, no? Sa corner pocket. Tingnan natin kung magawa ng paraan niya ni Reyes. いけてるんでしょうか? いけてたとしても 2ボールの保証は難しそうですよね。 7ボールにキスインてるんじゃないですか? これ。 もしかすれば。 ね、 ナイスですね。 Very obvious talaga yung ginawa na yun ni Reyes, no? Pinakarga sa 7 para pumasok. Yun talaga ang tira doon, wala nang iba. At ito medyo mahirap ang tira niya dito sa next ball dahil malayo at pipinahin niya pa sa corner pocket. At nagawan pa rin paraan niya ni Reyes. Ito nga, meron siyang ball position ngayon dito sa next object ball niya, itong ball number 3. Ang husay talaga ni Reyes, grabe. So, desu ne. Ano speed de nakaraka tsukenai desu kedo ne. Sukoshi haite hoshikatta desu ne. 今のも逆入れてぼかすというんですか。はい。でもこの4ボールから5も振りがね、合わすの難しいと思いますよ。4ボールがかなり熱い球なんでね、どうしても良くなってしまいますね、こういう風にね。はい。ちょっとこう逆振りですけど。そうですね、今の4ボールからもあれ以上はちょっと難しいですよね。 こういう場合はどういうふうに出すんですか。横流し。そうですね、ワンクッションで引くんじゃないですか。あ、直接行きましたね。球がかなり熱かったんですよね。ドンピシャですね。うん、でも良すぎましたね。まっすぐなんですね。napakahusay at napakalupit talaga nung tira na yun ni Reyes, no? Ang galing nung kanyang cue ball control at saka yung pag-position dito sa 7. At ito mukhang backspin ni Reyes ito para sa 8. Ganun nga ang ginawa ni Reyes at super ganda, super suave yung kanyang angulo, no? At saka yung cue ball control dito sa 8. Last 2 ball si Reyes sa rack number 9, mukhang abante naman siya. Balikatan talaga yung laban nila dito ni Mika Imonen, no? At napakagandang mga tira na ito at match. At pasok ang 9 at lamang ng isa si Reyes. 5-4 ang score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 10. も見えてし、この配置はどうですか。うん、そうですね。でも may pumasok na isang bola at ito nga at aiming siya sa ball number 1, pumasok sa corner pocket at kumuha ng magandang position dito sa 2. Eksaktong-eksakto doon sa pagtama, no, sa ball number 4 at nakakuha ng ang galing ng posisyon na yon, talagang eksakto doon sa pagitan ng 9 at saka ng 6. At ito si Reyes pa rin ang nasa table. Tingnan natin kung makapag break and run si Reyes dito sa rack number 10. So desu ne, hai. Haisha-sen deshita kedo ne. Ah, haisha-sen ne. Hai, hai. Kore mo mata mezurashii desu. Hai, hai, hai. Iya, Evelyn ga ne, shousha-sen de Takahashi Budo ni makete ochite kite. まさか敗者戦でそれも賞金の取り合いで当たりましたからね。大変でしたよ。たまたま勝たせてもらいましたけどね。まあ、トシカプロが、まあ、ビリヤード始めた頃から、まあ、エフレン選手は多分ね、もう現役でバリバリやってたと思うんですけど。はい。なんかそういう憧れっていうか、そういう部分の選手じゃないんですかね。そうですね。僕が始めた頃にはね、まだエフレン選手とかそうね、
今あるトーナメントみたいにしょっちゅうこっちへ来たりしてなかったもんでね、あんまり見たことなかったんですけどね、はい、僕がある程度プロになる少し前ぐらいですか。ラストボールにレイエスの、napakahusay talaga ng kanyang cue ball control no dito sa laban nila. At isang pambato iyan ni Efren Reyes, yung kanyang skill sa pag-handle ng cue ball. At ito, pasok ang 9, kaya umabante na ngayon ng isa pang punto si Reyes. 6-4 ang ating score. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 11. Pasok sa corner pocket yung isang bola at mukhang meron siyang tira pero mahirap ipasok itong uno. Tingnan natin diskarte dito ni Reyes kung magpe-play safe siya. さあこの球をですね9で刺すんですけど、ここをね、カラクッションで多分、いやでもこの9を当ててる部分は多分手玉の返ってくる位置ですし、ああということはマイクッションですね、これ。あ、やっぱりマイクッションね。マイクッションからGrabe, out of this world yung tira na yun, no? Sinaklit niya tapos na bank shot pa. Ang lupit talaga nung tira na yun ni Reyes. Medyo nagkakulangan lang siya ng tira dito sa dos. Kaya ito, nag-play safe naman siya. Talagang dinidestroy ni Reyes yung momentum ng kalaban, no? Sa pamagitan ng play safe at saka mga magic shots. Tingnan natin kung matamaan ito ni Mika Imunen. Isa rin sa mga galing na pool player ito. At magaling din siya sa mga kick shots, no? Kaya hindi pwedeng baliwalain ito ni Reyes. Tingnan natin kung maipasok niya ito, itong ball number 2. Nakita niyo yun, mga kaibigan, mga kabilyard, no? Nakuha pa niyang tamaan talaga at nakapagkarambola pa siya dito sa isang bola. Kaya si Mika Imunen pa rin ang nasa table. So, isn't it? Hi. もうああいうのはやっぱり本人に聞いてみないと分かんないですね、どう狙ったのかいうのは。はいはい、もうこうなれば配置的には問題ない、問題ないですね。はい、8ボールの振りだけですね。Napakahusay talaga nung pinakitang mga tira na yan ni Mika Imunen, no? At ito, last two balls si Mika sa rack number 11. Pasok ang 8 at maganda ang backspin para sa ball position niya dito sa 9. Ang lupit talaga ni Mika dito sa kanyang prime, no? At kalaban niya naman ang isa pang prime na si Efren Reyes. At umabanti ulit ng isang puntos. 6-5 ang score natin dyan. Lamang pa rin si Reyes ng isang rack. Si Mika ang magbe-break sa rack number 12. May pumasok na bola sa corner pocket. Dalawang bola yan, mga kaibigan. At mukhang meron siyang possible tira dito sa ball number 1. At tingnan natin kung maka-break and run siya dito sa rack number 12. これは2番はサイド出しになるんですか。もし8ボールの裏抜けるんであればコーナー行くじゃないですか。あ、スローでサイド行きましょう。スローで8ボールの裏、はい、こうなっちゃうとでも次はしっかりついて4番サイド出しになるわけですね。そうですね、少し弱いかな。Mukhang kumulang yung tira dyan ni Mika Imunen, no? Humarang itong 9 sa posisyon niya dapat sa dos, kaya no choice dito kung hindi mag two-rail kick shot doon sa corner pocket sa sulok sa itaas, no, para maipasok niya itong two ball. At yun, muntik nang pumasok, kaya lang na open itong 4 dito kay Reyes. So disappointed yan si Mika doon sa tira niyang mahina, no? At tingnan natin kung maka-steal si Reyes dito sa pagtira niya sa 4. どちらかといえば
いや、そんなこともないんですけどね、まあ配置によって違うんですけどね、はい。あ、これはセーフティーですか。うまいですよね。これもあるのかないのか微妙な、はい。これはカーブをかけるとかそういう安易な考えはダメなんでしょうかね。うん、いや、クッションといえばですね、ツークッションで下から当てるんじゃないですか、これ。ああ、本人思ってるより薄かったですね、多分ね。こうなると問題ないですよね。うん、問題ないですね、うん、はい。あの4番を回した時点でもこの選手の場合はダメですよね。うん、そう。Talagang naisahan ni magician dito si Mika Imone, no, sa mga play safe ni Reyes. Sinisira talaga yung momentum nitong si Mika Imone, no, ni Reyes. At ganun pa man, epektibo ang ginagawa ni Reyes na yan. Kaya nakakakuha din siya ng chance para ma-steal yung mga rack dito kay Mika Imonen. Tulad nitong rack number 12 na ito at na-steal ni Reyes, no? At maganda ang pinakita niya sa mga play safe niya dyan. Pasok yan at score natin 7-5. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 13. May pumasok na bola dyan sa side pocket at corner pocket. At meron siyang possible na tira sa uno, kaya si Reyes pa rin ang nasa table. こういう時に例えば都市カープロでしたら どうするという言い方は変なんですけど、何かこう気持ち的にリセットしたいとか、なんかそういうケアの部分ってあるんですかね、試合中に。いや、僕はあんまりね、あんまり何も考えない。At mukhang nag-post na lang dito si Efren Reyes, no? At binigay niya itong table kay Mika Imonen. Tingnan natin kung i-take ni Mika itong open shots na ito para dyan sa one ball. At alam naman natin si Reyes, kapag nagbigay ng tirang ganyan, meron siya kaagad naisip na paraan. Kaya tinake ito ni Mika at nag-play safe siya. Mukhang tagumpay yung kanyang play safe dyan, no? At magmamasay naman si Reyes. Grabe yung tira na yun at muntik pang mabang shot dito sa corner pocket, no? Buti na lang nagkaroon ng chance na magkaroon ng play safe si Reyes dito sa likuran ng ball number 9. At no choice dito si Mika kung hindi mag-play safe din. Ganun pa man, nakuhan pa rin ng tira ni Mika, no? At naipasok niya itong one ball at gumanda ang kanyang ball positioning dito sa rack number 13. Tingnan natin kung makarun out si Reyes at si Mika Imonen dito sa rack number 13. まあ昨年一昨年の世界選手権ですか、あの、はい、セミファイナルで高橋プロと戦った、はい、あの時やっぱりこう海外で日本人同士するっていう試合とやっぱり違う、例えばイモネン選手も要は海外、ここは日本は海外だと思うんですけど、はい、どうなんでしょう、気持ち的にやりやすいものなんですか、やりにくいものなんですか。あんまり気にしてないと思うんですよね。僕なんかでもあんまり海外行ってもね、日本でもあんまり来ないし、
知らないですけど、ただどちらかというと僕らも maganda yung tira na yun na pinakawalaan ni Mika Imonen, no? At ito nga mukhang last three ball si Mika dito at aiming siya dito sa ball number 6. Pasok yung sa is corner at tingnan natin kung makaball position siya dito sa 8. Eksaktong-eksakto ang kanyang tira. Maganda rin yung angulo para sa ball position sa 9. Score natin 7-5 lamang si Reyes dyan at humahabol dito si Mika Imonen. At tutok na yung 9 sa corner pocket. Malamang score na yan. Abante siya ng isang puntos. 7-6 ang score natin. Si Mika Imonen pa rin ang magbe-break sa rack number 14. May pumasok na dalawang bola, no, dyan sa break na yan ni Mika. At open ang table kay Mika. Kaya tingnan natin kung maka-break and run siya at tumabla dito sa score. 2 ball wa ne, ikerun desu ga, 3 ball no position ga muzukashi desu ne. Dou suru desu ne. 5 ball ga inai to ne, nan to ka naru desu kedo ne. 逆で押し抜いてるっていうか、そんな安易な考えはダメなんですね。うん、ここからちょっと厚みが分かりにくいんですが、ファイブに当たるんじゃないですか、これ。ね、この結果なんでしょう。At mukhang may scratch. Ayun, na-scratch nga si Mika, no? Very disappointed dyan si Mika Imonen. Ang ganda pa naman ng momentum niya at biglang may scratch siya dyan. Kaya talagang hindi niya mapaliwanag yung kanyang disappointment, no? Dito naman si Reyes, back to table. At mukhang makaka-steal na naman si Reyes dito. Sa rack number 14 ang score natin 7-6. Lumalapit talaga yung lamang nito kay Reyes at pilit pa rin umaabante, no, si Reyes dito sa kanilang match. At makita natin maganda ang ball positioning ni Reyes dito sa rack number 14. Tingnan natin kung maka-run out si Reyes. Ma, Nihon no ma, biliyado fan no minasan wa やっぱり FM マジックを見たいとかね、うん、いう部分とかあると思うんですけど、こういう時って例えば FM 選手の立場として、うん、見せようかなと、見せる球をつかなあかんのかなとかいう部分はどうなんですか。いや、僕から見た限りではその毎回そういうね、FM マジックとか本人も見せようと思ってなってるんじゃないと思うんですよ。たまたまそういう場面が来たから、pasok ang 8 at maganda pa rin ang ball positioning niya. Mukhang abante ulit ng isang puntos dito si Reyes para mag 8-6. Ito ay race to 11, mga kaibigan, mga kabilyard. At ito nga, pumasok ang 9. 8-6 ang score natin, lamang dito si Reyes. Si Reyes pa rin ang magbe-break sa rack number 15. At na-dry break nga dyan si Efren Reyes, no? At sinuwerte itong si Mika. Open ang table sa kanya at open din itong one ball sa side pocket. Kaya tingnan natin kung magawa ng paraan yan ni Mika maipasok sa side at makakuha ng ball position dyan sa dos. Grabe yung kanyang cue ball control doon, no? Nakakuha siya ng pectus doon sa 8 at ito nga may pole position sa 2. Pasok ang 2, maganda rin ang position niya dito sa 3. At mukhang makaka-run out nga dito si Mika Imonen. Tingnan natin kung magawa nito ng paraan ni Mika. Oh, この辺はもう今のスリーボールで問題ないですよね。あと、はい。怖いルートだ、ルート取りみたいに思うんですけど、シックスボールの、ね、振りがね、こういう風に取らないとセブンサイドきれいに取れないんじゃないですか、これ、はい、その前の5番に出してみたいなのが怖いように思うんですけど、7番裏回しのあれでないとセブンに当てると振りが悪いですからね、うん、できるだけ球をかわしていかないとね。
mahusay ang tira ni Mika dyan, no? At ito, last two balls si Mika. Pasok ang 8 at kumukuha ng magandang ball position sa 9. Eksaktong-eksakto. Mukhang habol pa ng isang puntos itong si Mika dito. Pasok ang 9. 8-7 ang score. Lamang pa rin ang isang puntos si Reyes. At si Mika Imonen ang magbe-break sa rack number 16. Maganda yung break dyan ni Mika at may pumasok na isang bola, no? At tingnan natin kung makagawa siya ng paraan dito at may run out niya ito. Meron siyang available shot dito sa uno pero mahirap yung angulo, baka hindi kayanin sa pina. Tingnan natin kung mag-play safe dito si Mika Imonen. Yan nga, nag-play safe at mukhang nilayo niya lang yung cue ball dito sa one ball at itinabi niya sa side rail. Back to table si Reyes. Tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Reyes. Imonen 選手はちょっと見えてるんですかね。はい、見えてるみたいですね。薄く当ててセーフティー。いや、ちょっと見てみないと分からないですね。ここからだとどれぐらい見えてるのか分からないですかね。あ、結構厚く見えてないですね。はい。セブンボールの裏へ行ったんですね。こうなるともうこの1番だけですかね。そうですね。トシカプロはこうクッション際ボールっていうの処理の仕方は普通の突き方とは違うんですか。いや別にあんまりそんなに意識はしてないですね。はい、なんか奥村プロとかはなんか突き方を変えてるという噂も聞いたんですけどね。クッション際の立ち位置とかいう部分の。ああ、まあ僕らもね小さい時からやってるから体が覚えてるのかあんまりそこんなこと考えてついたことないですけどね。はい。もう完璧ですね。このヨーロッパのプレーヤーの、まあ、ポケットの選手って珍しいってことはないと思うんですけど。少ないと思うんですけどね。いや結構ヨーロッパの選手は多いですよ。はい、ドイツなんかでもねポケットは盛んでしょうしね。そこそこどちらの僕らはこうスヌーカーじゃないかなとかいうイメージがあるんですけど、うん、やっぱりイギリスのイメージありますから ね、はい。まあ、ヨーロッパの方もねレベルねハイレベルな選手も結構いてますからね。はい。Last two balls si Mika at ayun, ang ganda ng ball position niya dito sa 9. Pasok na pasok yung 8 doon sa side at eksaktong position sa 9. Pasok ang 9, tablang score natin sa 8, no? At mukhang maganda ang laban natin dito, balikatan talaga. All 8 ang score natin at si Mika ang magbe-break sa rack number 17. Kanji dewa amari kinise nai to omou desu ne. まあ、ここで一挙に行きたいなというぐらいですね。はい、でもブレイクがなかなかいい配置にならないですね。入ってね。Maganda ang break dyan ni Mika at dalawang bola ang pumasok. Pero mahirap ang kanyang position dito sa uno, no? At nakaharang itong sa ace. Mukhang gagawa ng paraan dito si Mika. Pwedeng mag-push or may play safe siya dito. Tingnan natin kung anong discarte ni Mika dito sa one ball. シュートアウトの駆け引きっていう部分は僕らはちょっとわからない世界なんで、普段シュートアウトとかではなかなかつかないんでね、なんですけど、この辺のやり取りっていうのはどう駆け引き、自分のパスされても行きやすいところに置くとかそういう。まあ、当然そうですね。だから結局、あ、そうです。だから相手との
ねえ、なんで技量の駆け引きですよね。自分ならこうなんとかできるだろうけど相手はできないだろうとか、逆に反対もありますけどね、さもいけるようなねふりしてね、難しい配置においてね、はい、まあ、どうしようもない球ってありますからね。ゴリなんかでもイモネンは本当はつきたくなかったはずですよ。あ、少し、ね、頭抱えてましたからね、はい、でもエフレンはいけると思っていくんですよね。Napakahusay nung tira na yun ni Reyes, no? Kahit may nakaharang na bola doon sa kanyang aiming position, pero naipasok pa rin at nagawa niya ng paraan ng makakuha ng magandang ball positioning sa dos. Ang lupit talaga ni Bata Reyes dito, matindi ang concentration niya tsaka cueing. Maging kanyang cue ball control, no? Napakahusay, halos sa eksaktong-eksakto sa lahat ng mga intended location ng kanyang shots. At dito mukhang nagkamali si Reyes at humarang sa likuran ng 6 ball para sa posisyon niya sana sa 4. Kick shot at ayun, naipasok pa rin ni Reyes, no? Ang cushion first kick shot ni Reyes at maganda pa rin ang ball position. Ang husay talaga nitong si Bata Efren Reyes. So ですね. Pasok ang 5 at maganda ang ball position sa 6. Last 3 ball ni Reyes dito sa rack number 17. Mukhang aabante ng isang puntos dito si Reyes pag maipasok niya pa yung tatlong bola na yan. Ganun pa man, ito si Reyes ay isa sa pinakamagagaling, no? At full veteran sa larangan ng 8 ball and 9 ball. At naging world champion na siya sa dalawang division na yan, sa 8 ball and 9 ball, no? At ito nga, last ball si Reyes sa rack number 17. Pasok ang 9. Lamang dyan si Reyes ng isa. 9-8 ang score natin. Si Reyes ang magbe-break sa rack number 18. Another dry break dyan ni Reyes at back to table itong si Mika Imonen. 9-8 ang score natin, lamang si Reyes. Mukhang nakakahabol na naman itong si Mika Imonen dahil open ang table sa kanya dito sa rack number 17. Tingnan natin kung maka-run out si Mika dito at tumabla sa score. Sige, shoot din ですか これ. Ay, ay. Tingnan mo nga yoko ni sukoshi. Ay. これも配置的にはそうですね、ファイボールを右のねサイドポケットにポジションできればもう問題ないですよね、はい、ちゃんと振りを考えてますね。ポジションをミスりようがないですよね。手玉が動かないですからね。はい、そこ年がプロでももちろんブレイクした瞬間に全部の球の配置を考えて。Pasok ang 7 at maganda ang ball position sa 8, no? Nakaka-believe talaga ito si Mika Imonen at sumasabay dito kay Reyes. At ito nga, last 2 ball ni Mika sa rack 17, sa rack number 18, at ito last ball. Tatabla si Mika dito sa score natin, no? 9 all ang score natin, break even sila dyan. At si Mika Imonen ang magbe-break sa rack number 19. そういうことが言われますけどね。Maganda ang break ni Mika, may pumasok na isang bola at meron siyang available shot sa 1 ball. At mukhang pwede pa niyang gawa ng paraan nito para makapag combo siya or mag bank shot siya dito sa 1 ball.
Tingnan natin kung maka-run out o maka isang puntos pa dito si Mika. At ito nga, na-desisyon na niya i-play safe. At itinago niya dito sa likuran ng cluster sa ibaba ang lupit ni Mika sa kanyang safety shot. Tingnan natin kung magawa ng paraan niya ni Reyes sa kanyang kick shot. So, yeah, でももうしゃないですもんね。ただこれもうワンボール向かってつくしかないですもんね。Napakahusay nung tira na yun ni Reyes, no, doon sa kanyang kick shot na yun. Pasok ang uno at ito. May nakaharang na naman na 7 dito para sa 2. At mukhang gagawa na naman ng magic shot ni Reyes gamit ang isang tinatawag na masay shot, no? At tinitingnan ni Reyes yung posibleng imamasay niya ito. Ito nga, imamasay niya. Parang papakagatin niya dito sa itaas. At yun, ang lupet, dalawang magkasunod na best shot ni Efren Reyes dito sa rack number 19. At nakakuha siya ng magandang ball position, no? Ang score natin, tie up tayo ng 9 at race to 11 ito. Winner's break ang ating rule sa pag-break. Si Reyes ang nasa table at meron siyang tira sa ball number 5. Pasok yung object ball na yun. At maganda ang ball position ni Reyes, no? Talagang nakapokus halos lahat ng mga manunood dito sa laban ni Reyes na ito. At ito nga, last 4 balls si Reyes. Last 3 balls. Ang lupit talaga ni Reyes. Sa abante na naman siya dito. At mukhang si Reyes ang mauuna sa heel, no? Tingnan natin kung matapos ni Reyes. Na, so kung mali よく出せる球じゃないですよね、あのスリーボールはね。Last ball para sa rack number 19, si Reyes ang nasa table. All 9 ang score natin at mukhang mauna si Reyes sa last rack. 10-9 ang score natin. Race to 11 lang ito, mga kaibigan, mga kabilyard. Last rack si Reyes at siya rin ang magbe-break dito sa rack number 20. Tingnan natin kung makapenetrate na si Reyes dyan at manalo sa rack number 20 na yan. At talagang sumakto pa yung hulog ng isang bola na yon doon sa corner pocket sa itaas, no? At last rack ni Reyes ito, mukhang meron siyang pag-asa na matapos niya ito dahil available ang shot, pwede niyang ikarambola dito sa ball number 1 to ball number 6 at makakuha siya ng magandang ball position sa 2. Sablay yung karambola doon ni Reyes, no? At mukhang eto nga, sinuwerte si Reyes dito at mukhang naka-play safe pa siya. Walang possible shot at tuwan-tuwa si Reyes dyan dahil naka-play safe itong tira niya. Back to table si Mika at mukhang magja-jump shot or kick shot. Tingnan natin yung discarded dito ni Mika Immonen. Sa, kore chotto kabutti gimi no ジャンプですかね。はい。普通の球であれだけ飛ばす。あ、ジャンプ球ですね。Ito na yung worst case scenario ni Mika, no? At nag-scratcha doon at binuro pa ni Reyes. Talagang gusto niyang ipapasukin na kaagad. Pero ball in hand si Reyes dito at meron siyang chance na maka-run out. Maganda ang ball positioning at may chance si Reyes, no, na makuha niya itong rack na ito. Tingnan natin kung magawa ng paraan ito ni Reyes. Do nan desho ne. Kore 2 ban wa fusagarete masu. Ah. Mimi fusaide masu mo nanka. Kore ii ya na konbi desu yo ne. So desu ne, 6 ball uki ga ne, chotto chutama desu ka ne. Mido atari de haimasu. もうこれも3、4。Grabe yung advance preparation dyan ni Reyes, no? Yung
tinira niya na kaagad at hindi pa pumasok. Tinitira na niya kaagad yung next ball position niya at combination shot nga. Tingnan natin kung eksakto ang turo niya. Napakahusay talaga. Eksaktong-eksakto kung saan niya inilagay yung kanyang tako kanina. Advanced ball positioning yung kanyang nasa isip. No? Ganyang katalino si Reyes sa cue ball control. Combination dito sa 5 and 6 ball. Sablay si Reyes dito. No? Medyo manipis yung tira niya dyan. Kaya ito. At kamot ng ulo na naman si Reyes. Pitik-tenga dahil sa kanyang very unusual na tira dyan sa combination na yan. At back to table si Mika Imunen. Mukhang alanganin na naman itong ball position niya. Kaya nakaharang yung 8. At disappointed si Mika, no, sa kanyang nakikitang chance. At malay natin maka-combination na naman dito si ano, Mika. At decided siya na mag-jump shot. Yun ang ginawa ni Mika. Eh yun lang ay nagkaroon ng opening si Reyes dito sa side pocket. Very disappointed si Mika. Tingnan natin kung maran ako ni Reyes. どうしようもないですからね。まあ僕だったらクッションついてますけどね。これですね。あの、確かに7番嫌な位置なんですけど、この9番にタッチボールでね、9を立てて、 で、ショットでこれができるのかっていう部分があるんですけど、これは狙いですか。はい、多分そうだと思う。あの、走らしないと先球が手球が綺麗に走らなかったんじゃないですか。かなり7番に熱く当たってると思うんですけど。ああ、まあ本人に聞いてみないとちょっと分かんないですね。ああいう球はね。もうあれ一発でこの出来上がってしまうんですよね。はい。 Mahusay talagang itong strategy ni Reyes, no, sa pag-interrupt sa mga play safe. Nasira talaga yung disposition dyan ni Mika Imunen at nag-capitalize naman si Reyes sa kanyang advantage. Kaya ito, last ball ni Reyes sa kanilang match. Pasok ang 9, panalo si Reyes dyan at papasok na siya sa final. Congratulations, Efren Bata Reyes. Thank you sa mga nanood. See you on my next video.